Inlakyat na sa Supreme Court ng martial law survivors ang hiling na i-disqualify si President Bongbong Marcos. Ito'y para suspindihin ang nakatakdang vote canvassing sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa May 24. Ibinatay ang guilty verdict kay Marcos Jr. kaugnay ng ilang beses niyang di paghahain ng income tax. Malinaw po yon, meron po siyang apat na conviction sa ating pong paglabag sa tax code. At yung apat pong conviction na yon, eh nagdadala po ng perpetual disqualification. Kaya po sinasabi natin na siya po ay hindi po naging kandidato kahit kailan sa halalang ng Mayo 9, 2022 dahil po simulat sa pool, siya po ay convicted. Simulat sa pool, siya po ay disqualified. At no matter of any election or any exercise can erase that fact. Una nang iginiit ng mga laghain ng kaso sa COMELEC laban sa kandidatura ni Marcos ang kabiguan nitong maghain ng kanyang income tax returns na maituturing na isang krimen na kinasasangkutan ng moral turpitude. Pinunto ng mga petitioner na narapat lamang na ma-disqualify ang dating senador dahil sa issue ng pagbabayad ng buwis. Subalit hindi nakumbinsi ang COMELEC First Division sa mga petisyon at binanggit ang SC ruling na nagsasaad na ang kabiguang maghain ng income tax return ay hindi isang kriminal na kinasasangkutan ng moral turpitude. Ako si Nolan Ariola, nag-uulat para sa DCRJ 18 AM, ang Radyo Bandido TV.